mahirap ang maging isang barangay captain, lalo na at pasaway ang mga tao sa lugar na nasasakupan. Lahad ni Angelica de la Cruz sa kanyang vlog na ginawa. Bumuo si Angelica ng team para matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang barangay. Ang pahayag ni Angelica ay marami pa rin daw ang nalabag ng quarantine rules at dinidedma ang social distancing. April 17 ang makapanayam si Angelica. Sa totoo lang, hindi talaga handa ang government. Pero ang isang problema, ang tao. Kasi marami ang matigas ang ulo. Maraming hindi sumusunod. Kaya ako, meron akong Team Sita ang tawag ko sa kanila. Sila yung nag-iikot sa daytime, naninita ng mga tao, nanguhuli ng mga lumalabag sa quarantine rules. Tapos iyong Team Curfew, iyon naman iyong nanguhuli sa gabi. Kaya ang mga tao ko talaga walang tulugan, sabi ni Angelica. Ngayon naman raw ay nakokontrol na nila ang ibang residente. Ngunit mayroon pa rin ayaw sumunod. Sa totoo lang, marami talagang mga taong hindi talaga nakikinig. Makulit pala ang Pinoy, matitigas talaga ang ulo. Minsan gusto mong maiyak sa galit kasi pag sinita mo, sila pa ang galit. Lahad ng aktres. Kahit nga iyong pagbigay namin ng relief goods eh. Nabigyan mo na tapos magre-reklamo pa sila sa Facebook na hindi sila nabigyan. Ganyan-ganyan. Pero pag tinignan mo iyong listahan mo, may picture, ayun siya, mayroon naman pala. Dagdag pa nito. Nakiusap rin ang kapitana ng Barangay Longos, Malabon, na sundin at seryosohin nila ang mga regulations ng quarantine. Yung social distancing. Sana sumunod po tayo para matapos na po yung paghihirap natin. Kasi lahat naman tayo hirap eh. Kaya sundin na lang po natin iyon. Kaya sa mga violators, utang na loob. Parang awa nyo na. May panahon para mag-inuman. At para, ewan ko kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero baka hintayin na lang nila matapos. Tsaka sila magloko-loko uli. Kasi hindi po ito ang panahon. Ito po iyong panahon para magtulong-tulong tayong lahat. Pakiusap ni Angelica. Like, share, subscribe!